So what's up mga grooming? Magandang araw na naman sa inyo. So napansin niyo po nung nakaraan yung video ko nagkalbo ko tsaka tinuro ko po kung paano yung mag-poodle pit. Ngayon po, meron po tayong iba-vlog ulit na medyo matapang yung aso. Kaya tatry natin i-comfort kung talagang makukuha. Pero kung hindi, siguro gagamitan natin ng busal. So doon natin ipapakita. Kailangan po kasi sa mga bagong groomer dyan, medyo ingat. Tapos doble ang pasensya. Kailangan mahaba po ang pasensya natin para mabigay natin yung ano ng aso, yung kung paano siya ma-convert. Kasi bawal din yung masyado tayong hyper na napuperse natin yung aso. So kailangan nating bigyan ng kung saan sila komportable. Mga agrooming, ito po, ituturo ko po sa inyo pagka medyo matapang yung aso. Kasi sa nakaraan, medyo tahimik tsaka behave yung mga aso. So madaling i-groom. Kaya nung nakaraan madaling nyo pong ma-convert yung aso. Ngayon, medyo matapang po kasi, nangangagat po siya. Kaya gawin natin yung best na dapat kung paano natin siya mag-groom. So panoorin natin mga ka-grooming. Salamat sa inyo. Magandang araw na rin. Huwag nyo na rin kakalimutan mag-like and subscribe para at i-click ang notification bell para updated ulit kayo sa mga video na ibibigay ko sa mga tutorial. So, huwag po kayong magsawang manood at sumubaybay sa mga video na nilalagay ko po. So, maraming salamat po. Thank you po. Sa mga ka-grooming, nakikita nyo yun. May iba't ibang klase ng aso na ginagroom namin dito. Usually, sinasabi nila pare-pareho lang, butik daw. Meron kasing matatapang, meron mababait. Kaya depende sa diskarte ng groomer yan kung paano gagawin para makonvert yung aso. So, tuloy natin yung gawa natin. Bye.
No, no. Kailangan na natin isang busalan kasi baka dumating tayong punto na tayo pa yung maagat or yung groomer. Kung sino man ang gumagawa, kung sino man sa inyong may mga aso kasi na may attitude. Ayaw nila sa tunog ng clipper. Kaya kailangan natin siyang ano yun, i-convert. Kailangan mabusal din, gumamit din tayo ng busal. Check na rin parati na safe yung aso, hindi na ano yung mata niya. So, kailangan yung busal niya ay pareho o kasya sa kanya. Medyo malaki yung gamit natin yung busal. Kasi makita yung busal na sakto sa kanya eh. Ayan mga ka-grooming, safe na tayo, hindi niya na tayo makakagat. So, gawin na natin, tuloy na natin yung pag-groom sa kanya. Kaya nga pala pina-groom ng mayari, pinakalpo kasi may skin problem na siya at saka medyo marami na clip sa kanyang katawan. Gagamutin ko siguro, madagal na sabi. Sige, mga ka-grooming, kailangan na natin tuloy ito. Nag-antay ko si May. Kanina na ito sa mukha, hindi ko siya nag-groom na clipper kasi nga ayaw niya sa clipper. So, testing natin siyang gupitan. Mahalaga kasi sa grooming, mga pag-grooming, mag-aaral pa yung mag-groom. So,
dapat marunong din kayo magkupit, magunting. May aso kasing ayaw sa clipper, ayaw sa tunog, kaya kailangan sa gunting mo siya maglaro. Guys, tapos na sila, dalawa po sila. So, hindi po na videoan yung isa kasi medyo nagmamadali si sir. So, hatid na natin siya. Salamat. So, mga agrooming, ito na po si sir dyan. Oh, uwi na po siya. Tapos na po yung ano niya, aso niya igroom. Sir, salamat sir ha. Thank you.